Ayan, hi guys! Welcome ulit sa aking YouTube channel, Ritzky Vlogs. Ayan, dito ako ngayon sa aking Sanxi Garden. And ngayon, sa vlog kong ito, ipiflex ko yung mga collection ko ng Sansevier Yummy Talaga. And also, yung mga result ng leaf propagation nila, kung ano yung mga itsura. Actually guys, nakagawa na ako ng vlog dati tungkol sa Sansevier Yummy Talaga collection ko. Since nadagdagan yung collection ko guys, naging dati mga 6 ata lang yung na-feature ko. Nadagdagan kasi ng dalawa, kaya ayun, gumawa ako ulit ng vlog. At saka nadagdagan yun yung kaalaman ko, kaya si-share ko sa inyo kung ano yung natutunan ko. Ayan, sa pagkukulik ng mga Sansevier. Saka dami ko na rin naging collection no, ayan no, kung makikita nyo sa aking likuran. Ayan. Effort din ako alamin kung ano yung mga identification nila guys. So as a plantito. So ayan, samahan nyo ako guys para para may matutunan din kayo sa sana may matutunan kayo sa aking mga ipapakitang collection. So ayan, ito yung una sa aking collection guys. Ito yung tinatawag na Sansevier Yummy Talaga Variety Talaga. So ayan. Kung makikita nyo guys, green lang yung dahon. Pag juvenile form pa, may makikita pa siyang parang puti-puti. Ayan yung mga, batawag ito, blotches or ano yan? Blotches ata. Hindi ko alam yung term. And pag once na nag-matured na, ayan, nawawala na yung parang markings yung ganito. So green na lang siya guys. At saka makintab yung dahon niya. So ayan, ito yung Sansevier Yummy Talaga Variety Talaga. Mabilis lang itong dumami guys. Saka madali lang itong alagaan. Hindi ito sensitive na sensitive type na Sansevier. Ayan, sa mga hindi po nakakaalam, ang mga Sansevier, pwede po kayo mag-propagate through leaf cuttings, no? So, ayan, ito yung leaf propagation po nito ng Sansevier Yummy Talaga Variety. Ito lang yung result. Tinanim ko to yung dahon kasi mayroon itong part na ito na putol. Ayan. So, ito yung tinanim ko. So, ito na yun. Ito na yung nagkaroon na siya ng pop-up. Ayan. So, mabilis na itong paramihin guys. So guys, next sa aking collection guys, ang Sansevier Yummy Talaga Tinsan, or mas kilala sa tawag na Sansevier Yummy Talaga Siam Silver. Ayan, ito yung tura ng dahon niya guys. Saka ang nagustuhan ko nito guys kasi hindi ito masilan. Saka ang ganda talaga ng pattern ng kanyang dahon. Saka ang bilis na niyan talaga magbigay ng ng pots. Ayan. Ngayon yung pot ko, ayan, nadideform na. Tsaka na. So, ayan. Sansevier Yummy Talaga Siam Silver. And ang leaf result pala guys ng leaf cutting nito guys ay same lang din sa Sansevier Yummy Talaga Variety Talaga. Ito guys, so nagtry ako magtanim ng dahon nito. So yan. Ito na yung naging baby. At yung baby niya ay nag-anak na rin. So ayan siya guys. Pag lumaki na to guys, magiging Sansevier Yummy Talaga Variety Talaga. And ito guys, ito yung isa sa bagong collection ko, ang Sansevier Yummy Talaga White Stripe Chaya. Yan, kaya sa tinawag na White Stripe Chaya kasi makikita nyo naman sa
pattern ng dahon niya, guys. Yung white lines ba? Ayan. As invisible siya. Tapos, yung dark, yung green. Hawig siya, ano guys? Hawig siya doon kanina sa, ano, San Siberia Metallica Siam Silver. Ayan. Ayan, pag, kung pagtatabihin ko silang dalawa, guys, kung hindi pa, parang ano, kung hindi pa sanay yung mata nyo, parang, kung, sa tingin nyo, parang magkaparehas lang sila, ano, di ba? Pero magkaiba talaga sila, guys. Saka ito, itong white striped giant, yung dahon niya is, meron siyang yellow. Or, parang cream. Yung kulay cream. Di ba ang ganda ng kanyang pattern? Yung dahon. Itong klase na to, guys, sa Sanse, hindi pa to common dito sa amin. So, na-order ko lang ito galing sa Davao. Mura lang naman siya, guys. Tsaka ano, siguro itong pag stable na to talaga, guys, gagat ko itong dahon na to, itong may damage, may sira. Itatry ko sa kung ano yung result ng ano lip propagation niya. Pero tingin ko ano lang din. Gaya nung nauna, San Siberia Metallica Bar Metallica lang din yung result. Magre-revert to sa original form niya ng Metallica, guys. Yan, white stripe, San Siberia Metallica white stripe child. Next sa aking collection, guys, ay this one. Ito yung San Siberia Metallica Yellowstone, or mas kilala sa tawag na ano, Golden Siam. Actually, guys, mayabong to, pero since ano, maraming nakagusto, pinamigay ko na yung ibang pop nito. Ito na lang natira, guys. Saka ang isa sa nagustuhan ko nito, guys, is yung kulay ng dahon niya, guys, yung tingkad ng pagka-yellow niya, ba? Kasi lalo na pag ano, na ano to sa araw, ang ganda talaga ng kulay ng dahon. Ayan siya, guys, oh. So, yan. Diba ang ganda? Saka ano nga pala? Saka ito yung parang, kumbaga, medyo sensitive to ng konti. Madaling ano, hindi siya gagaya ng mga ibang Metallica, guys, na hindi mo lang ano, ano ba yan? Kasi pag nasubrahan to sa dilig, nalalanta, guys. O kahit naman yung ibang sanse, pero ito kasi medyo ano, medyo maselan siya ng konti. Parang ano, parang medyo dapat extra careful ka sa ganitong klase yung mga yellow type. So need niya paarawan, pero huwag naman yung sobra kasi ang masasunburn siya. So ayan, ito yung San Siberia Metallica Yellowstone or Golden Siam. Nga pala, ang lip propagation nga pala nito, guys, ay ano, magre-revert San Siberia Metallica bar, magre-revert din sa original form na San Siberia Metallica. Then ito na siya, guys, oh. Yung pinutol ko na dahon nito is tinanim ko. Kaso di nyo na makikita yung ano, yung parang mother na dahon, kasi natuyot na siya dahil nga ano. Ito na lang yung natira, yung naging anak niya. So ito, guys, galing talaga to sa ano, lip propagation ng San Siberia Metallica Yellowstone. Ang next sa aking collection, guys, is San Siberia Metallica Midjupecta, or yung may tinatawag nila na Central Variegation. Ano yun? Nakalimutan ko yung English term ng Midjupecta. Yellow Central Variegation. Ano ba yan? Nagpapatribya, hindi alam. So ito na nga siya, guys. So, kakaiba rin tong klase na sunset na to, guys, kasi green yung gilid tapos yellow yung gitna. So
Saka ano, mabilis lang tong ano, mabilis lang tong magbigay ng anak. Ako nag-start ako nito sa isang puno lang, isang ano lang, guys. So ayan, nagbigay na siya agad. Ito na guys, ito na 'yun, no. Ito na yung isa sa mga naging anak niya, naging supling, at saka kung makikita inyo yung pat niya, ayan, nadideform na rin. So may pausbong na rin dyan na ano, na pop. Saka itong isa pa guys, no. Itong isang pasok na ko. Hindi ko ito na, ngayon, kanina ko lang ito nakita guys. Nung hinugasan ko sila, ayan, o. Sinira na niya yung kanyang pat. Mapangwasak na sansi. Ayan, o. Tinanim ko pa naman to sa medyo malaki-laking konting pat, pero ayan yung anak niya. Sutil. Sinira yung pat ko. So, ayan. Di pa siya pwedeng tanggalin kasi ano, di pa yan mabubuhay. Ito guys, medyo nababad ko to sa araw, kaya nagka-sunburn siya. Ay sunog yung dahon. So, pag dumami na yung dahon ito guys, ano, ikakat ko to tapos itatanim. So, ito na nga, oh. Ito na yung dahon na ano, leaf propagation ko ng Sansevieria metallica medyo picta. And kung mapapansin nyo guys, yung leaf propagation ko ng Sansevieria metallica medyo picta, mayroon siyang dalawang uri ng pups. Ito yung nag-revert, naging Sansevieria metallica, bar metallica, at ito yung yellow, yung tinatawag nila na albino. So ito guys, itong albino na to guys, wala siyang green. So ibig sabihin niyan, hindi siya mabubuhay. Pag ano, inihiwalay to dito sa ano, mamamatay lang to guys, kasi hindi ito makakapag-produce ng sarili niyang pagkain. Yung ano, yung photosynthesis ba yun? Yung, sa wala siyang green pigment ba yung chlorophyll? Sir, may pa-green pigment, may pa-chlorophyll na nalalaman. Alam ko yun. So, yun daw yung sabi ng mga dalubhasa guys. Yung pag yung Sansevieria is albino, hindi siya mabubuhay guys. Kasi nga, sa kadahilan ng wala siyang green pigment. So, hindi siya makakapag-produce ng sarili niyang pagkain. Kita nyo naman guys, yung baby dito lumabas, dito siya sumulpot sa may butas. Pwede naman dito sa ibabaw, pero dito talaga niya pinili guys. So, hindi ko muna siya hiniwalay kasi medyo ano pa siya, bata pa siya. Pero once na pag malaki na to guys, yan, pag mas marami ng ugat na sumulpot dito, so pwede ko na itong i-separate at saka ilagay sa pasok guys. So ayan, diba? Mag-ina talaga silang dalawa, yung mga medyo picta pa sa white. Yung ito isa nang wawasak ng pat. At yung ito namang isa, may sariling mundo. Ito lumabas. Kakaiba. And ang next sa aking collection guys na Metallica is ang tinatawag na Sansevieria Metallica Sanremo. Or also kilala sa tawag na Sansevieria Metallica Smoke Sausage. Hindi ko alam kung bakit Smoke Sausage tawag nito. Pero ang alam ko, Sanremo is ano, place yun sa Italy. Kasi may place sa Italy na Sanremo, siguro doon yung galing. Yung ano, nag-cultivate. Doon ata siguro galing. So, nakakatuwa sa sansing ito guys, kasi pag bata pa siya or yung juvenile form pa niya ba, is yellow yung dahon. Ayan. Parang ano, yung kanina sa Sansevieria metallica Yellowstone. O yan, yellow. Hawig sila. Pero pag nagiging mature na yung dahon, unti-unti nagiging green. Nawawala na yung yellow color guys. O yan, nagiging green na siya guys. So medyo kakaiba rin itong Sansevieria na to guys. Hindi ibang kulay pag tumanda na. From yellow to green. Ayan. So, diba? Sansevieria metallica Sanremo. At nga pala, sinubukan kong magtanim ng maglip propagate ng kanyang dahon guys.
ng kanyang dahon. Flip-flop pagit ng dahon. Ano, tumali-mali naman yung mga bigkas ko. Ang next sa aking collection, guys, na Metallica is ang tinatawag na San Severia Metallica San Remo. Or also kilala sa tawag na San Severia Metallica Smoke Sausage. Hindi ko alam kung bakit Smoke Sausage tawag nito. Pero ang alam ko, San Remo is ano, place yun sa Italy. Kasi may place sa Italy na San Remo, siguro doon yung galing. Yung ano, nag-cultivate. Doon ata siguro galing. So, nakakatuwa sa sansing ito, guys, kasi pag bata pa siya or yung juvenile form pa niya ba, is yellow yung dahon. Ayan. Parang ano, yung kanina sa San Severia Metallica Yellowstone. Ayan, yellow. Hawig sila. Pero pag nagiging mature na yung dahon, unti-unti nagiging green. Nawawala na yung yellow color, guys. So, yan, nagiging green na siya, guys. So, medyo kakaiba rin itong San Severia na tubig. Nag-iibang kulay pag tumanda na. From yellow to green. Ayan, no? So, diba? San Severia Metallica San Ring. At, nga pala, sinubukan kong magtanim ng amin, mag-lip-propagate ng kanyang dahon, guys. Ng kanyang dahon. Lip-propagate ng dahon. Ano, tumali-mali naman yung mga bigkas ko. Nagkaya ako ng lip propagation nito ng San Severia Metallica San Remo. Ito sila, guys. So, ayan, binunot ko talaga, guys, para makita nyo yung mga result. Kasi nagkaroon yung may dahon kasi na sunburn, nagkaroon ng sira. Kaya ayan, pinutol ko at saka tinanim. So, ito na yung mga naging result. Ito sa dahon na to, guys, kung mapapansin nyo, anak siya ng dalawa, pero green lang. So ibig sabihin, ano na to, nag-revert siya sa San Severia Metallica. Ito namang isa, guys, is nag-anak ng yellow. Ano to, nung mga nakaraang linggo, yellow pa talaga to, as matingkad na talaga yung pagka-yellow. Pero, so gaya nga ng karakteristik ng San Remo, pag nagiging mature na yung dahon, nagiging green na siya. Kaya, ayan, kung mapapansin nyo, guys, ayan o. Ayan. Medyo lumalabas na yung green color niya, guys. So hindi to albino gaya nung sa ano, sa medyo pikta. Kasi nagiging green siya. So pag naging mature na to, pag hiniwalay ko dito sa kanyang mother na dahon, ayan, magubuhay to, guys. So, 'di ba? Mahiwaga sa mundo ng San Severia. Yan sila, guys. Yan. Ito yung dahon na may sira. Pinutol ko lang. Yung sa dulo, green yung naging anak. At ito naman yung sa baba, sa iba, sa lower part ng dahon, yellow. O, diba? Ang saya, ang bunga. And ito, guys, ito naman yung tinatawag na San Severia Metallica Brindis. Hindi ko alam paano yung pronouncement. Ang hirap naman di kasi ng mga pangalan nila, guys. Or ito yung mas kilala rin sa tawag na San Severia Metallica Raficador. Kakaiba tong sansi na to, guys. Actually, ayan, no? Ito lang ata yung San Severia, guys, na may tinik sa dahon. Or di naman actually tinik. Yung sa likuran niya na dahon, guys, ba, parang mayroong tinik. Ayan, no? Ilalapit ko. Ayan, no? Ito. Tsaka ito rin. Tsaka may yellow, ano siya, yellow. Yung ibang dahon mayroong yellow, tapos yung iba wala. Tsaka ang tipid nito sa dahon, guys, napapansin ko lang late. Hanggang 3 lang ata nito kaya, 2 or 3. Hindi gaya ng ibang San Severia Metallica na kaya nila mag-produce ng maraming dahon. Ayan. Tsaka ano to, guys,
wala pa akong masyadong nakikita nito sa ano dito sa Happiness na nagpo-post ng may ganito. Or siguro meron mga collectors na meron na sila nito, siguro hindi lang sila nagpo-post. Bihira ko ba tumahanap sa mga ano sa online dito sa Pinas sa mga Sansevieria pages. Ayan, so marami na BBM sa akin guys kung bibenta ko raw ba to. So sa ngayon hindi muna kasi nga paparamihin ko muna to siguro. Bilis naman yung magbigay ng anak. Ayan oh, meron na dalawa na siyang dalawang anak. Pero gaya nga paparamihin ko pa to, so sorry, not for sale muna tayo guys. Ayan, di ba? Sansevieria Metallica Brain Days or Raficadore. Sansevieria Metallica Raficadore. Mahaba ng pangalan. Nabubulol ang dila ko sa pagbigkas. And ayan, ito na. Ito yung Sansevieria Metallica ko na masasabi kong napakaswerte ko. Kasi nakuha ko lang siya for free. At hindi lang isa. Dalawa pa. Yan, dalawa to guys. So, dalawa sila. Pinagsama ko lang sila sa iisang paso. Para ano, magmukha silang isa. Pero actually, dalawa to guys. Nakuha ko lang to for free. Nako. Lang last December lang. Ito yung Sansevieria Metallica Beauty Queen. Ayan. Kaya siya tinawag siguro na beauty queen dahil ang ganda. Kakaiba talaga yung ganda niya guys. So pang beauty queen nga. Saka nag-anak na siya pero yung anak niya parang hindi ata beauty queen. First runner up lang. So yung last time na vlog ko, yung na flex kong beauty queen, maliit lang. Ano yun? Binigay ko na yun sa kasamahan ko. So kasi nagkaroon ako nito guys. So ayan. Hindi kasi alam na may ari na rare itong ganitong klase kasi nga galing ito sa Sansevieria Metallica Siam Silver. Hey Queen guys, no. Ano to? Isa itong mutation galing sa ang bigat ng paso. Galing sa ganitong Sansi guys. Kasi kung mapapansin niyo sa Siam Silver guys, yung meron siyang mga dahon na puti-puti sa gilid. Ayan. Yan. So siguro natin mahiwaga talaga sa Sansevieria. Gaya nga ng ibang variety, nagkaroon ng mutation ang Siam Silver. At ito na gayon naging result guys. Yan yung detail ng dahon niya, yung may kunting green sa kilid at saka sa gitna. Dito saka yung parang kulay cream or yung parang yung dahon niya, ito talaga guys. So, diba? Nakita ko lang to sa gilid ng daan, nadaanan lang namin. As in, ano, pinuntahan ko talaga at sinubukan ko itong bilhin. Kaso nga, ayaw ibinta ng may-ari. Pinamigay niya lang sa akin. Kaya nga, ang swerte ko talaga nito guys. Yung may makakarinig ko talaga ng sana all. Sana all ako rin. Diba? Kasi siguro ano yung mga ganito ang nakikita ko sa online na nasa mga 700, 800 na yung bintahan or pag maganda talaga nasa 1K mahigit. So ito nakuha ko lang for free. San ka pa? Nakabihira ka lang talaga makahanap ng beauty queen dito sa amin. Kahit pa magtanim siguro ako ng maraming Siam Silver na po, ilan years kaya aabutin ko bago sila mag-pop ng beauty queen. So kahit pa siguro samahan nyo ng mga dasal at tawagin lahat ng mga santo, as in talaga tambahan lang talaga makahanap ng beauty queen. So yun yung nagiging kapag ano ba yung tinatawag na rare, kasi hindi ka basta-basta makakahanap nito kasi maghahantay ka pa ng ano ng pag yung mga Siam Silver ba na mag-mutate. Hindi mo na yung mga ibang beauty queen kasi na nabibili sa market. Yung minsan iba namamatay lang, nagpo-produce ng ano ng anak. Ito yung akin guys, meron siyang naging baby pero tingin ko parang hindi na ito beauty queen, parang nagre-revert na to sa Sansevieria Metallica Siam Silver. Sabi nga ng kasamahan ko dun sa group, hindi na ito beauty queen, first runner up na lang daw.
naka, itong isa, second runner up. So, diba? Ang witty. Dati guys, yung beauty queen ko dati, yung isang dahon nun is nagkaroon ng sira. Yan, pinutol ko. So, ayan, tinanim ko ulit. So, ito na yung naging result, yung naging anak niya. Nag-revert lang din sa San Severian Metallica. Hindi na siya naging beauty queen. O, ayan, no. Na ano na rin yung dahon niya is na natuyo na rin kasi matagal na eh. So, pag nag-drift cuttings ka ng San Severian Metallica, yung talagang beauty queen, ganito lang yung magiging result. Hindi lang ako sure. Pinapa-idean ko to guys pero wala pa talagang anong nakakaalam ng exact ID nito dito sa amin. Siguro hindi ko pa nahanap yung ano. Actually kamukha siya ng Obretiana. Pero magkaiba sila ng kulay ng rhizome guys kasi yung Obretiana is ano siya, parang white na brown and ito is orange. So siguro ano, makakahanay nga ito ng Metallica at saka ano, ito, marami ito dito sa amin. Nakikita mo lang ito sa mga gilid-gilid. Ayan o. Kahawig ito ng ano kasi. Ayan ang dahon. Ito yung itsura ng dahon niya guys pag ano pa. Pag ano pa, juvenile pa lang or yung didi pa lang. Kasi naging kahawig na Obretiana. Pero pag naging matured na, ayan, hindi na siya ganun ka-green. Ayan. So siguro Metallica din ito guys. Inaalam ko pa talaga kung ano yung exact ID nito. And so ayan, dito na po nagtatapos ang aking vlogs, no? Sana may natutunan kayo. Mga ID. Ayan. Sa mga mahilig po dyan maghalaman, no? Hindi kahit kayo mag... Try nyo rin magtanim ng mga San Severian guys. Ano sila guys? Maganda rin silang ano, i-collect guys kasi marami sila guys.
Sinindi kayo mo ubusan. Kung sa pagkukulik ng halaman man lang yung budget nyo nalang yung iisipin nyo. Kasi yung ibang variety kasi mahal. As in, ano, nakakabutas talaga ng bulsa guys, yung hilig. Ano, siguro pa isa-isa lang, pag-iipunan, bili ka ng isa. Pag nakaipon, bili na ulit ng isa, ayun. Maganda talaga yung mga Sansevieria guys. Ano sila yung air purifier, yun. Sabi nga ng NASA, air purifier. So, ayan, paki-comment guys kung mga mayroon akong mga maling nasabi guys. Kung mayroon kayong mga puna sa aking vlog, okay lang, pakilagay lang sa comment section. And sa mga hindi pa po nakapag-subscribe sa aking channel, paki-subscribe po Dudeski Vlog. And kung nagustuhan nyo naman yung vlog ko guys, paki-share guys, paki-share. And ayan, hanggang sa muli, hanggang sa susunod kong vlogs, ayan. Sana nag-enjoy kayo. Ayan, bye-bye.